is all stand all together. Basta ako na ito ang tulis ng Diyos sa sinulatan ni Pedro. Okay? Sa 1 Peter chapter 3, verse 12. Okay. It says, all together, ready, go. For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. Let us pray. Amen. Ibarahan sa Diyos, nagkakasalamat ni kami, Lord God, sa inyong dalaw. Sinin kayo yun natin dalaw ng mga pagising mo. Lord God, para kami, Lord, makatayo, asin pa ang kabinigit, makamati, pagmakatukon sa pulong mo, Lord God, kaya niya pulong, tamang ito, katis ka uwi namin. May pulong di, kapay, Lord God, tutuloy kami, na buhay mo namin hindi namun, sa kaalam sa paghikot si Malang Spiritus sa mga namun niya. Alam mo kami, Lord, sa liwa, nakukura ng mga kato, dalas na, Lord God, na mag-isa kami ni Subo, sa pag-palangkit sa iyo, sa iyo, Lord God. Salamat, Kim, ginagaya ko ng namun, pag si mabuti ko ng mga Spiritus, nga mo ginawa ko personal nyo. Sa karanong amin, nga mo, amen. Amen. So, the first Peter chapter 3, verse 12, it's not ni Pedro, no? Sa para sa pag-usap sa Iglesia Church, wherein, yung paatayag yada ang pag-uwi sa mga matarong, huwag kasi, ang matarong ng mga tao, okay, yung yan, yung sa mga pagkato, panunuhan, pati, sa kabuhi, matarongan. And in return, God promised, for those who are living righteously, pag-inigil sa pag-iyas ang tulong sa Diyos sila kabuhi. Ang ginugin bukas sa pagpamati sa iyan yung tulong mo. At the same time, not only hearing, but also, ultimately, helping these people to their concerns. But, in contrast naman, sa pagpamamuyo, sa mga di matarong niya mga katawahan. So, is sa Ginoo, hindi ang Diyos din, hindi siya magpamati, but definitely, God is turning back, okay, His, okay, ears, and His, ilang yan ang ears, but the same time, siya na pag-express sa pagsabat, sa even, okay, ang prayers sa mga di matarong. So, ito na yung brethren, may aralin ng Don Andre, kung ano ang Diyos sa ato ito nga. Amen. Kung kita matarong na nagpalakit ka na kakilala sa Diyos. Amen. So, I'll be bringing, okay, the message entitled, Worship Lamb, Our Present God in Our Prayers. Amen. Okay, so, may aralin ng Don that God for them is just an active force. Ito ang ginagulong. Okay? And many other, pag natin, pag iba niyo mga religion, na binigit ang animistic, okay? Mga animism nila, ang ilang paggantaw together with spiritism, ang ilang paggantaw this flower, okay, may Diyos niin, nagtagagabi na, sigura ko kiniya, yun sila yung mga polytheistic. But, tutulungan natin sa ato niya pagkilala, there is only one God, amen. And He is an active, personal, dynamic na Diyos. Kung sino ang Ginoo, may inaktibo, wala kasi nakatulog. Wala isa, nagkatulog, nagkabuntat. He is always at work. Amen. That's why our present God in our prayers. Kung iba ba nga natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? At ang karang nila? No? Nakatulog yun lang ang Diyos? Wala, katulog ng Diyos. Amen. That's why ang Diyos natin aragin siya. Amen. Kaya ang Diyos, arag sa atin. Amen. Amen. So that's why present din ang Diyos, okay, sa pagpapamuyo sa mga katawan niya. I'll be bringing three short principles that we learn tonight in this passage. You know, but number one, three lessons number one, God oversees His people. Ang Ginoo, may balo siya nagalang kausa sa mga katawan niya. Wherever you are, whatever you do, God sees it. Kaya ginabasa ko sa Ginoo, wala sa panakatagos sa mga sa Diyos. But all are bare and naked before the Lord. Okay, balaga, you can run, but you could never hide. Amen. Lagi sa may matagos, tanay na kayang gayab sa mga sa Diyos because He is an omnipresent God. Amen. Simply means He is active everywhere. He is not controlled by time. He is the one who is controlling time. He is not controlled by any condition. He is the one controls the condition. That's why ang Ginoo, the boss of the man, He oversees the concerns of His people.
Ano? For the eyes of the Lord are over the righteous. Amen ba? Madalang sa mga kasalan ako kahapon, nag-meet kami sa mga best friend, no? Meeting na mo, nakapila. Pero, same time, nag-fellowship kami na. Nag-pangayin sa ka-council sa akong. So, depressed kami sa kahapon. Sige po. Sa simple lang, sige po problema mo niyo, bro. You are dwelling in your doubt. Amo nang imo mga comfort. Hindi problema ka, amo na nang hindi ka mag-ulag. You are dwelling in the comfort of doubt. Balis ka ka. Sige reverse. In reverse. Basta ang Hebrews 11:6, ng baro siya. Glad, without faith, it is impossible to please God. Because those who believe in Him should believe that He is God. Simply means He exists. And for those who earnestly seek Him, God is a rewarder. Balis ka ka. Ang imo, ano? Ano niyo? Ano mo siyang tingkwens? Hindi. Ang balit niya, hindi. Ano niyo? Todo. Balis ka ka. Na, do not dwell in the comfort of your doubt. But, balis ka ka. Dwell in the comfort that you have of God. Doon na balis ka na ka. Sir, doon na ako sa mga. Ang muna ganyan sa Espino, oh, may problema ka, may Diyos. Amen? Kaya parang tingin mo sa akin, hindi tayan. Kaya may Diyos. Amen? Amen. Kinoko na ito, nagtulog sa ito na namin. Amen, kapatid? Ang Diyos na ito, nakaroon siya, nagtulog sa mga tao, mga katawan niya. Amen? Ang kinoko na ito, ang grasya ko ganyan sa Espino, oh, even though na hindi pa kaya sapat sa tumangan sa Espino, sa standard, sa tataroon siya, kung na nagalantaw, nag-unong sa mga katawan. That's why, eyes of the Lord are over the righteous. Amen, Johnny? Nato ako sa Matthew 6:26, black, patidog, nato ako, nandong kita. Yeah, look at the birds in the air, nato ako lang magagmay, isang gayon pa, if I just study ko ng gabi. Okay? Nato ako lang yung mga gagmay, mga maya, may gayon version niya. Nato ako yung bilang mga maya. No? Wala ka na sila nagatanong. Wala ka na sila gano'y nagatipon sa mga mabindig ng talago nila. Pero ang inubalaan ng Diyos, mga kagawang ko, lamit mo natin niya ang may salamit, nagpapakaon sila, how much more ikaw na anak sa Diyos, hindi ba lang mas labaw pa sa ila? Amen, amen, amen. That simply means, brethren, God, He is a powerful God. He can oversee His people. Amen? Ang ginoo, hindi na nga mag-oversee sa pag He is there to support. He is there to give us all okay, concerns. All, pagkatod. Hindi man tanan niyo bagay, hindi mo, oh, gusto niyo naman lang ang kita mo. Anong kapatid, but the senior brother, we have a God who sees us and oversees us. Anong kapatid, may mga katod kita mong buklay, no, kapatid, hindi ka nagpangasin ka, hindi ka nagpangasin ka, hindi ka nagpangasin ka, may Diyos kita, nga nagalantaw ka, nagpantay sa ato. Anong kapatid, plakpakan na ka ng Diyos, sila niyo. God oversees His people. Amen. Next, kita natin yung ito. Number two. Ito kami. God opens His ears to their prayers. Araw? And His ears are open unto their prayers. Kapatid, ang name, mga cross, us to yearn okay, our concerns or lift or open or ibuhos naton ang atong concern. Sa Ginoo, problema naton, ibuhos sa Ginoo. Yan ang bali na sa pag sa Peter 5:7, cast your all your anxieties to Him. Ang tanan, inatagsin tanan. Because He cares for you. Sige kayo, siya, ihatag ang bukos mo, ginakabalaan. O, ang ginawari mo, ang anxiousness sa buhay mo, ihatag sa Ginoo, kaya ang Diyos nagkabalaka sa imo. Grabe, no? Ngayon, siligay ko, no? Ihatag ka at nagkabalaka sa Diyos, kaya ang Diyos nagkabalaka sa ato. Ngayon, kapat? Simply means, God is concerned. Okay? He is an active God who is always there to help His people. Amen, kapat? Amen. Yes, ibog niya ang Diyos. Ang bago ba lang sa next, nagkakita sa kapit, i-share ko sila. Sa
sakit, doon sa buwak sa marami. Kaya, di sila malay, ay nagpang, ano sila? Nagpang, nag-analysis, nagpang sod rocks, diba? Ang sod rocks, grabe sakit. Tagwa kami sa dala na, praise God, ang dami ko. Oh, mga bata ko ang mga nun, dapat malay, invite ako na, sige bang gaagin nila para makapture mo yun eh. Okay? So, nakatulong ko lang ng kapatid na taong ng Ginoo natin. Diyos siya na nagpamati. Kag-aktibo siya na nagpantay. Kag-nagpamahalis yung mga tao namin. Nabilingin sa ato mga ginagamahalis siya. 1 John 5:14, remember na kapatid, and this is the confidence. Ang muna dapat ang atong kumpiyansa. Okay? So, huwag natong dala lang yung baga. Hindi sa atong uso, but may kaya niya na kumpiyansa sa kumpiyansa na ito. Kaya bawat may Diyos kita nga malulungon, may Diyos kita nga bukas ng iyong gulungon, may kumpiyansa kita hindi kita magpwenta rason na hindi magpalapit siya. Amen. And this is the confidence that we have in Him sa iya. Kaya kung nanuman niya bagay ang atong pamuyukon according to His will, nasunokan sa iya kabubukod kapatid, gamamatik ng Diyos. Kaya nga kapatid, remember that, may alam ng pamuyok hindi according to the will God. Number one, kung hindi self-centered, hindi self-serving, hindi siya self, huwag natin, indulgence or wantonness, o hindi siya, huwag natin, nakaangot sa, huwag natin, nagustuhan sa Diyos kapatid, or against to the nature of God. Kaya hindi inayang Diyos yan. That's why makita natin ang iya na ang Diyos na nakalikod sa mga hindi matao. Because there are prayers na sometimes that go against to the will. Kasi importante hindi kumpiyansa kita dapat magpalapit sa atong Ginoo pagod balaan natin yung Diyos natin mataro siya na pamati sa mga katawan niya. Yan lang baka natin ang Ginoo sinu. Kay how sure I am niya bago mga skala ako. So, okay man ang maging honest ka. Pero mas namin naging maging honest ka sa Diyos. Yung mga balaan mo, kinanglan mo din ang Diyos. Lord, honest ko sa imo. Pero hindi ka magambas sa pagkili mo. Mga, hindi ka magkaroon sa confidence. Yung palapit sa Ginoo. Okay na. Sige akong matarong imo mga pagkili mo suon. Hindi man tayo pag natin, ang Ginoo lang niya makakatag sa itong perfect condition, positionally, Lord Jesus Christ. Kaya kasi Jesus ang nakakaroon, pero sa itong healing and life, wala natin yung mga asablagan, yung dami mga kailangan kita. Pero maging honest ka sa Ginoo, at the same time, kung yan, saan ang Diyos mamati din sa inyo? Amen kapag din? Sometimes, ang tendency natin, ang munas mo na patasan ko ang inyo, kung naka-ubra ako or naka-imo ako sa sana, kapatid. Wala ko nang bagay justify kung magulingan ko. The more nagra ako nagagdag, the more pagig niya nagkakot pagig ko sa Diyos. So muna niya, wala akong kilala ang Diyos, na muna sa kalit. Okay? Makaubra ko ganit sa makamamanog, ganit makaubra ko sa mga bagay, hindi sa kumbang sa ilumayo. Dahil yung kalit ko sa Diyos, dahil yung po, yes, there is kahuyaan, the guilt, there is black, okay? Kahuyaan, pero hindi ang rason na magkalikod ka, hindi magpalapit sa Ginoo. Kakilala ko na sa buong Diyos, ang matarong magkalaan, kagpaayong punos ng rasyan ng Diyos. The more pagigali ako, hindi ako magpalayo sa Ginoo. The more pagigali ako, magkalikod sa itinan, ka magpupok sa inyo. So, ang ginagpunsyo ko na ako kalimun ko, wala naman madalaganan, hindi ba? Magpupok lang sa tiyos ng Diyos. Oo, na ako niya, may problema ko ka, Lord. Wala ko, iba niya, ginapicture out ko na yung Ginoo. Para ako sa tilan sa Diyos niya nag-elbit, nagpapot sa iatigil. Sa patiis siya nag-elbit, Hindi kita, wala kita rasa niya magkalikod sa Diyos sa iyo kapatid. Kaya yung Diyos wala kita kalikod sa atin, amen? We should have the confidence that God always hears our faith in His people, amen? That's why, 1 John 5:14, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to this, will obey us. It simply means
ang context na is about our love to God as well. Dapat buhuhin ako. Even though, nga may mga bagay sa akong kapuhin, okay, hindi matalo. Ang pagiging magyapon ng sinito. Amen. Dapat buhuhin ako. Amen. Amen. Next, number three. Okay, tama tapos. However, in contrast to this, God opposes the evil doers. Hindi na naman isa-isa ka na, no? Ang evil doing. No? I mean, ang balita, but the face of the Lord is against them that do evil. Patong ko, contesting, may alam ng mga tao na nagpamamuyo ng sila, pero sala ang ilang tipo, sala ang ilang pagpamuhi. So, they desire to have God in their life, but in return, God does not hear them. Okay, that's why tutulong ko natin kapag-important is sabuhin ka right mula akong heart. So, hindi lamang kita magparating sa Ginoo. Yes, may pinayang magparating sa Ginoo na may kinanglanan kita. Pero ang una, may satanan, ipalapit natin ang conditions sa ating mabuhin kay Kristo ng Jesus. Amen? Sekunda na rin yung ating mga concerns. Kung sa Ginoo, seek you first the kingdom of God and His righteousness. Kamataro sa Ginoo, pinayang sa Diyos, kamataro niya, pinipungkunda lang ng Diyos. Kapit? Upod na lang yan, matarong ang Diyos natin. That's why in the house of Proverbs 15, verse 8, verse 29, the sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord. Kasi ano pa mga kasihalag na, ano pa lang mga sakripisyo na, okay, ano pa lang ang pagkagami na, hindi mo kaya matarong niya po natunan sa Diyos. O hindi kaya matapasalang. But the prayer of the upright is acceptable to Him. Amen? Next, in verse 29, the Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous. That's positionally and conditionally sa ating pag-uwi. Importante din ang position natin always right, okay, with the Lord Jesus Christ, in the Lord Jesus Christ. In our condition, okay, even though it does not permit us, importante din ang ating position sa Ginoo. The condition na kaya will be, okay, the position that we have in the Lord Jesus Christ, okay, by His grace, okay, can be transformed into hindi a position of failure but a position of power. Amen? That's why ito mo natin in conclusion, brethren. Next slide, please. Hebrews 4:16. Nabalda, let us therefore, amen, come boldly unto the throne of grace. Amen? Walang asan, ano ba siyong gap? Walang asan, huwag na itong gap. Walang asan, wall. Ang wall, so nasa tent yan, represents ang tela, grabe, katambol yun. No? That represents, hindi kita adekta sa holies of holies ng Ginoo. Gusto mo, bangun ng Ginoo na itong, okay, sa iyang grasya, the dispensation of grace to our Lord Jesus Christ, we could directly proceed to the throne of grace. Let us therefore, na katapusan niyang balang conclusion, let us therefore come boldly. Wala niyo niya, amen? Magpalapit sa Ginoo, sa krasya niya, sa tulong sa krasya niya, para makaangkon kita sa number one, kalukuhin niya on our condition and find grace to help in time of need sa aton niya, kinang aton niya mga concerns. The condition, our hearts, our life, as well as the concerns of everything that we need with our life. Amen? Napakaratan ng Ginoo sa Ginoo. Always be guided.